Hello guys, welcome to my channel. Magtatanim po ako. Ito po yung pechay. So yung mga seeds ko na lang inano. Tapos natanim ko na po sa labas. At saka itong garland chrysanthemum or edible chrysanthemum. So ito po, tumubo na po siya. Habang hindi pa po siya lumaki. Bili, pinaghihiwalay-hiwalay ko po kasi binudbud ko lang ito sa sa isang plastic bag. So bali pinaghihiwalay ko yung itong pechay at saka itong edible garland. So ito po, mabilis po tumubo yung itong edible garland. Ayan, pwede na po siyang i-harvest, pwede na siyang igulay. Ayan po, pwede na po siyang i-harvest. Naglalaway na ako, parang gusto ko na siyang ihalo sa munggo. Kasi ito yung favorite ko na gulay na ihahalo ko sa munggo. So ngayon po, mag-harvest na po ako. So ito po, mag-harvest na po ako. Mali, tatabi ko nga muna itong mga sikleta. Itong edible garland po is mayaman po ito sa vitamina B, carotene, calcium, iron, minerals, at vitamin C. So ang Japanese term pala nito is shongiku. So itong shongiku is sa English is edible garland. So itong edible garland is maganda din pala ito sa ating skin, sa balat natin at sa mucous membrane. So ayan na po, tapos na po akong mag-harvest. So ihanda ko na po ito para magluto ako ng munggo. So ayan po, inahugasan ko na. So kailangan ko po ito lagyan ng asin. Ibabad ko ng 5 minutes sa tubig at asin para matanggal yung mga mga insekto, bakterya o . So luto na po ang munggo natin, and then kami tapos na po yung tapos ko na po natagtag itong magkukulo na po yung munggo tapos so yun yung pinaka talagang luto na lahat, lalo na itong kalabasa. So ayan, luto na yung kalabasa. So ito na, nilunod ko na lahat ng mga ingredients. At sinadya ko, ipahuli ito. Dahil matali lang ito siyang maluto. Yan. Ito ko lang. Takpan ng mga seconds po. So, ayan po.
So dahil natag-ulan, gusto kong kumain ng ano ng ginataang gulay. So nag-harvest po ako nitong ano siyanggiko or edible ano garland. Ito katulad ng dati, pinababad ng sa asin at tubig. So yung ano yung sibu, yung spring onion na galing sa labas din na in-harvest ko. And then bumili ako nito. So tayong mga Pilipino, lalo na kapag patag-ulan, masarap kumain ng ano sarisaring gulay, lalo na kapag ano, kapag ginataan. So itong spring onion galing ito sa labas at itong ano siyonggiko or garland. Itong siyonggiko na to ang pinaka ano masarap para sa akin. So itong mga halo na seafoods at itong mga kamatis. Hindi ko na po isusulat at alam niyo na po kung paano niyo po ano pong klaseng luto ang gusto niyo gawin sa ano sa sari-saring gulay with gata. So ito po yung ano yung maliliit na ano na isda. Calcium kasi yan, vitamin D din. Maganda po yan sa akin dahil sa osteoporosis, lalo na itong kalabasa. So ang kalabasa maganda sa mata. Yan, takpan, and then ilunod na naman ito ulit itong mga gulay, lahat. Ihalo-halo na po yan. Napakasarap po talaga nito. Promise po. So lalagyan ko po siya ng patis. Konting patis. Bechen. Asin. Ako natatantsa ko na yung bawat patak ng ano ng asin na ito. Kapag tag-init na, talagang ano natutunaw ito. Eh ngayon medyo malamig pa kasi spring, malamig pa dito, tag-ulan. So titigas po kasi itong coconut milk. So ayan po, kumukulo na po siya. So wala pa po tayong ginawa nitong ano, wala po tayong nilulad na tubig or sabaw nito. Bali, ang liquid lang dito is yung gata. So, wala pong halong tubig. Hindi gata lang po. So, yun na po. Tikman po na. Tingnan po natin kung luto na yung kalabasa. Ayan, luto na yung kalabasa. Ang lasa. Lulad po natin itong bell pepper at saka itong gulay. Itong gulay na to. Ito yung ano, hinarvest ko sa labas. Tinanim ko kasi ito nung ano, nung autumn. Ano pa lang siya, seeds lang siya. Tinanim ko. Tapos ayun, dumami na po. Sarap kasi itong gulay na to. Kahit hindi ko kilala kasi mula sa atin ito eh. Nabubuhay lang ito sa winter yata. Ewan ko kung ano, mabubuhay pa ito. Tignan ko nga eh. Hihintayin ko siya hanggang sa mag-ano siya. Mamatay siya. Kung kailan siya mamatay. Nag-start ako nitong auto. So ayun na po, lutong-luto na po talaga. Lunod ko na itong ano, itong dahon ng itong sibuyas, spring onion. Ito yung pinakahuli.
Shonggiko or edible garland. Masarap po ito yung ihalo sa ano, sa iba't ibang klaseng gulay, guys. So bali ito kasi mga 1 month galing sa ano, pagtanim mo ng na seeds, after one month is pwede mo na siyang ano, i-harvest. So malambot kasi itong ano, itong dahon na to. So kaya kailangan talaga na seconds lang yung ano, yung pagluto mo, paglunod mo dun sa ano, sa dahon na ito. So pwede rin po ano, marami po itong iba't ibang klaseng luto dito sa Japan. So pwede rin po itong ano, igisa or prituhin, or basta igisa mo siya, so mga segundo lang dahil sa lambot ng dahon. Pero kapag tumagal po itong shonggiko, iba na po yung lasa, iba na po yung amoy niya. Parang mustard na po. Parang relatives yata ito ng mustard. So ito po, namumulaklak po ito. Napakaganda ng mulaklak. Yung crown daisy ang tawag dito eh. So marami po ako natutunan dito sa ano na to, sa halaman na ito. Akala ko ano lang, halaman, hindi pala basa-basang halaman. Meron din pong magandang maidudulot sa katawan natin. At maganda po siyang panuorin kapag namumulaklak po siya. So hanggang dito na lang po, guys. At maraming salamat po.